Okay, pakinggan natin ng bahagya itong si Mike Abe. Vlogger. Ayaw ko na. Attorney Mike Abe. Tukuyin ang pangalan. Kasi bakit natin pasisi? Bakit natin babanggitin pa? Oh, ayaw tukuyin yung pangalan kasi bakit natin pasisi? Tuloy mo na, bakit natin pasisikatin? Kamo, bakit ikaw sikat ka rin ba? Anyways. Ay, mali naman ang sinasabi. Kayo, hindi niya tinuloy. Kayo pong mga followers ng mga vlogger na ganyan, ng tag-vlogger, mag-ingat po kayo. Kasi okay. Mayroong vlogger akong nadinig. Si Bantag daw dapat huwag sumuko. Sino Bantag nagsabi? Dapat hindi sumuko. Pangalanan mo. Wow, napakadelikado po niya. Hmm. Alam nyo, Mr. Vlogger, pwede kang kasuhan ng obstruction of justice. Obstruction of justice or yung pagkupkup sa isang taong pinaghahanap ng batas. Yan. Okay, mamaya pag-usapan natin yan na, Attorney Mike Abe. Para malaman mo, Tagalog, taong, isang taong pinaghahanap ng batas, pinoproteksyonan mo, pwede ka ng kasuhan yan. Mabigat po yan. Obstruction of justice. Okay. At saka yung pagkukup mo sa isang taong ginahanap ng batas. Kasi ganito po yan. Sige, Atty. Merong court order. Lahat tayo susunod dun sa court order. Yes. Ang police and BI ang inaatasan ng korte na mag-implement. Shortcut. Kasuhan, may warrant of arrest. Court order yan. Kasi sinabi mong huwag sumunod sa korte. Aba, may pananagutan ka dun. Yun nga, obstruction of justice or pagkukup sa isang taong hinahanap ng batas. Okay. Kasi po maabutin nyo. Paalaala lang. Okay, sige. I-mute mo na kita, ha? Okay. Habang nagsasalita ka dyan, there are few points or few things to note on dito nga sa live ni Attorney Mike Abe. Ano? Kasi sabi niya, ito daw mga Bantag vloggers daw, pinagkakakitaan daw yung pag-cover nga kay Bantag. Kung titingnan mo ang sarili mo, Attorney Mike Abe, same thing. Ano ang tawag dyan sa ginagawa mo? In fact, habang ako'y nanonood, ano, gumamit ako ng ibang browser para hindi, ang daming ads kasi dyan sa ano mo sa bawat live mo. So, same thing na you are covering everything, anything under the Philippines radar or atmosphere, ay pinagkakakitaan mo din. Kaya huwag kang magsasalita ng isang bagay na ikaw rin mismo ay guilty ka. Okay? So, yun po. Pangalawa, ang sabi nyo, ito daw kasi mga Bantag vloggers ay nagko-cover daw ng isang parang attorney daw, parang mga abogado, parang mas magaling pa daw sa mga otorid. Parang ganun yung dating niya So, ano po yung tawag sa inyo? Kaya nga tinawag kita ngayong Attorney Mike Abe. Kasi same thing as you accused others is where you are also guilty of. Di ba parang nakakatawa lang Mr. Attorney Mike Abe. Ngayon, doon sa sinabi mo na itong mga Bantag vloggers, particular yung mga nagsasabi daw na huwag sumuko. As far as I know, isa ako doon sa nag-vlog ng ganun. Hindi ko alam kung sino pa yung iba na napanood mo siguro. No? Anyways, sabi mo nga ay obstruction of justice. While you are acting as like abogado na alam mo yung sinasabi mo about sa obstruction of justice, I know very well na hindi ka abogado. Okay, alam ko kung saan ka nang galing at kung saan ka ngayon. Okay? So, I would assume na itong sinasabi mong obstruction of justice ay binasa mo rin lang. So, ako hindi ko I agree na hindi mo kailangang maging abogado para magkaroon ng kaalaman sa batas. Basahin mo lang, magbasa ka lang, sipagan mo lang basahin 'yan. Ang problema kasi, I would assume na binasa mo ito, but hindi mo inintindi ng masyado. Yun po ang nakita ko dito. Ngayon, para ipakita ko sa inyo na talagang hindi niya masyadong inintindi ito, basta makapagsabi lang na, ay ito, pwede kayong kasuhan, obstruction of justice. Yun na yun. Siyempre, yung mga followers mo, mga viewers mo, ayaw nga, no, obstruction of justice. Merong pang nag-comment dyan na sabi niya,
aiding and abetting yung tawag dyan. Oh, unang-una, hindi aiding and abetting yun. Kasi yung mga bantag vloggers na nag-ano dyan, kasama na ako dun, hindi naman ako nag-aid at abetting. Oh, hindi naman ako tumulong para gawin yun. So, labas yun yung aiding and abetting. Ngayon, dito tayo sa obstruction of justice. Okay. As you can see, sa inyong screen, yan po, tatalakayin natin according dito sa website na ito. Ayan po, basahin natin at intindihin natin. Ha? Presidential Decree number 1829 or PD 1829 Obstruction of Apprehension and Prosecution of Criminal Offenders. Punishable acts. Ayan. So, this covers following acts of any person who knowingly or willfully obstructs, impedes, frustrates, or delays the apprehension of suspects and of the investigation and prosecution of criminal cases. Ito, basahin natin. Sabi dito, letter A, preventing witness from testifying in criminal proceeding or from reporting the commission of any offense or the identity of any offenders by means of bribery, misrepresentation, deceit, intimidation, force, or threat. So, isa-isahin natin. Preventing witness or witnesses. Ha? Attorney Mike Abe, hindi po witness si DJ Bantag. Isa po siyang ngayon ay akusado na. Sabi nga ninyo, akusado. Tama. So, kung sinasabi mo na sinasabi ng mga vloggers na huwag sumuko, sino ang sinasabihan namin? Si DJ Bantag. Take note na si DJ Bantag ay hindi siya witness. Isa po siyang accused. Okay, so dyan pa lang, mali na yung reference mo na obstruction of justice. While pasok dito yung sinasabi mong misrepresentation, yes, pero ang sinabihan namin ay hindi witness. Alright? Pero itong mga force or threats, walang intimidation, walang force, pwede yung deceit, pwede. Sa papasok dyan, sabi mo, niloloko namin yung mga tao, mga ganun. Pero hindi nga namin kinakausap dito yung mga witness. Ha? Wala kaming kinausap dito na witness, kundi yung accused ang sinabihan namin na huwag kang sumuko. Hindi namin sinabi sa witness na, uy, huwag niyong ituro kung saan si Bantag. Walang ganun. Alright? Letter B. Altering, destroying, suppressing, or concealing any paper. Okay? Record, document, object, with intent to impair its verity, authenticity, legibility, availability, admissibility as evidence in any investigation or official proceeding in criminal cases. Okay, in this case, syempre, criminal proceedings na tayo. Dito na tayo sa proceedings. So, yun nga. Or to be used in the investigation or official proceedings in criminal cases. Tanong, meron ba kaming ina-alter? Meron ba kaming binabago dito? Meron bang sinira ang mga bantag vloggers na any paper or record or document or any object? Wala. Suppressing. Okay. Meron ba kaming pinipigilan na paper, record, document, object? Meron ba? Conceal. Meron ba kaming tinatago? Yung mga sige nga, attorney, meron ba na tinatago na papel na hawak namin na ayaw namin ipakita sa otoridad? Meron ba? Wala. So, dyan pa lang, hindi mo naintindihan ng obstruction of justice. Letter C, harboring. Harbor, meron bang bantag vloggers na nag-harbor, na kinakanlong si DJ Bantag? Meron ba? Kinakanlong ba namin? Concealing, tinatago ba namin? Facilitating the escape, tinulungan ba namin para makatakas? Sige nga, any person he knows or has reasonable ground to believe suspect
has committed any offense under existing penal laws in order to prevent his arrest, prosecution, and conviction. Meron ba? Tinulungan ba naming sumuko? Hindi, di ba? Nag-vlog lang kami. Letter D. Publicly using a fictitious name for the purpose of concealing a crime. Gumagamit ba kami ng maling pangalan? Ha? Para itago itong krimen na di umano na inaakusa kay DJ Bantag? Nag-vlog lang kami. Alright? Evading prosecution or the execution of judgment or concealing his true name and other personal circumstances. Ako, wala akong personal na pagkakakilanlan at hindi ko masyado at wala akong direktang conversation with DJ Bantag. At hindi, kasi dito, publicly using a fictitious name para maitago yung akusado. Wala namang ganun. Meron bang ganun? Sige nga, Attorney Mike Abe. Letter E. Delaying the prosecution of criminal cases by, paano paraan? Obstructing the service of process. Paano? Paano yun? Or court orders. Okay? Distribute this disturbing proceedings in the fiscal's office, in Tanod Bayan, or in the courts. So, paano namin dinidelay? Pag sinabi mo bang huwag kang susuko, na-delay ba? Ha? Kasi, at the end of the day, decision pa rin niya yun. Malay mo, hindi kami pakinggan. O, walang mangyayari. So, paano na-delay? So, ibig bang sabihin kapag sinabi namin, huwag kang susuko. Pero, hindi naman niya kami pakikinggan. So, delaying pa rin ba yun? Under what circumstance na dinidelay namin yung criminal case by obstructing the service of process? Oh, yung one good example niyan is, halimbawa, pinatawag kami. Kasi meron kaming kaalaman kung saan siya. Hindi kami pumunta. Oh, that's delaying. Di ba? Hindi kami pumunta. So, that's obstruction of justice kasi dinelay namin kasi hindi kami nakikipag-cooperate sa otoridad para mahuli si DJ Bantag. That's obstruction of justice. Pero yung nag-vlog ka lang, napakalayo naman yan, Attorney Mike Abe. Letter F, making, presenting, or using any record, document, paper, object, Meron ba kaming hawak na record dito or document or paper or any object with the knowledge of its falsity and with the intent to affect the course of outcome of investigation or official proceedings? Wala namang kaming hawak. May hawak ba kami? May hawak kaming evidence? May hawak kaming kaalaman? Alam ko ba kung saan? So, out of topic yung obstruction of justice doon. Letter G, soliciting, accepting, agreeing to accept any benefit. Ito po ay debatable kasi pwede nyong sabihin na, mga bayaran yung mga Bantag vloggers. Kasi yun yung akusan ng mga iba. But how can you guys prove na kami ay binayaran niya? Sige nga, not until mapatunayan ninyo na nag-a-accept kami ng any amount from DJ Bantag, then you can therefore conclude na we are on the verge na makasuhan kami ng obstruction of justice. Alright? Letter H, threatening directly. The term is threatening. Okay? Or indirectly another. Okay? Tinatakot mo yung ibang tao, directly or indirectly, within the infliction of any wrong upon his person, honor, property. Okay? So, meron ba?
Meron ba kaming na-threatening na other person doon sa vlog na pag sinabi, oy, DJ Bantag, huwag kang sumuko. At the end of the day, discretion at decision pa rin ni DJ Bantag yun. That any of the immediate member or the members of his family or in order to prevent a person from appearing in the investigation or official proceedings in criminal cases. Or imposing condition, which lawfully or unlawfully, in order to prevent a person from appearing in the investigation of official proceeding in criminal cases. Meron ba? Wala kaming tinret doon. Wala kaming tinakot. Huh? Letter I, giving of false or fabricated information. Saan yung false at fabricated information na binigay namin? Just because sinabi mong Bantag, huwag kang sumuko, asan dun yung false fabricated information? To mislead, prevent the law enforcement agencies from apprehending the offenders. Maari kung meron kami sinabi na, oy, kayo si IDG, si DJ Bantag ay nandun sa Las Piñas, nagtatago dito sa address na to. Oh, giving of false fabricated information to mislead the authority. Meron bang ganon? Meron kaming sinabi? Ang sabi namin, huwag kang sumuko. Panawagan namin dun sa akusado. Oh, paano naging obstruction of justice yun? Ito nga, iniisa-isa namin. Or from protecting the life or property of the victim. Okay? Fabricating information from the data gathered in confidence by investigating authorities for the purpose of background information and not for publication and publishing or disseminating the same to mislead the investigator or the court. So, napakalayo po yun. Wala po kaming sinabi. Ha? Wala pong sinabi na ay ito po. Ito po yung impormasyon pero hindi pala totoo. Kami lang po ay nakikiusap. Sa kanya, at the end of the day, nasa kanya pa rin yung decision. Kasi kung maalala ninyo, sa interview ni Katonying sa kanya, nung una pa lang sabi niya, patayin na lang nila ako. Makikipagpatayan na lang ako. Hindi ako susuko. Dahil alam na niya kung anong pwedeng gawin sa kanya doon sa loob. Maraming galit sa kanya. Lalo na mga drug lords. Oh. Di ba? Yun naman ang ano natin dyan. So ngayon, itong si Attorney Mike Abe, sabi niya, kakasuhan daw yung mga Bantag vloggers. Ingat-ingat daw kayo. Tayo. Kasi baka daw tayo ay kasuhan dahil obstruction of justice. Pero ito inisa-isa natin, itong mga circumstances kung saan pwede kang kasuhan ng obstruction of justice. Napakalayo. Oh, sige nga. Palibasa kasi itong si Attorney Mike Abe, nagsasalita ka na ni-research mo man lang din lang. Dapat sana inintindi mo din at isa-isa ito. Huwag yung basta magbibitaw ka na lang dyan na akala mo na alam mo na yung batas. Parehas lang naman tayo ng mga vloggers . Parehas lang tayo ng mga vloggers. Kaya huwag po kayong hindi kita sinasabi na parang feeling abogado, feeling attorney. Kaya lang kitang tinawag na attorney kasi ang masaklap doon, ito yung research mo, binasa mo na nga lang din, hindi mo man lang din inintindi. Tell me kung saan papasok yung mga Bantag vloggers na nagsabi na huwag sumuko doon sa obstruction of justice. May sinabi ka pa doon na Attorney Mike Abe na mas marunong pa kayo sa batas. Akalain nyo, this is very dangerous. Nakakatakot ito. Kasi sasabihin nyo, huwag sumuko yung tao. Mas alam nyo pa yung batas. Sabi niya ganun, di ba? Ibig mong sabihin, yung nangyari kay Panfilo Lacson, kung saan umalis siya ng bansa for almost a year na may warrant of arrest siya, umalis siya ng bansa.
Tapos, later on, nag-recant yung umaakusa sa kanya. Ah, nag-recant. Hindi pala totoo, nag-sorry kay Lacson. E paano pag siya nagpahuli noon? At maraming galit sa kanya noon. Dahil ganun yung akusa sa kanya. Nasira na siya sa media. At pinatay siya. Tapos sasabihin mo, mas marunong pa sa batas. Eh, saan ka ba ngayon comparing kay Lacson? O kaya kay Gringo Nasan? Eh, ikaw nandyan ka, medyo ano na yung ano mo. Naghahanap ka lang ng mga ano para magkaroon ka ulit ng views mo kasi medyo bumababa na ata. Pansin ko lang. Eh, huwag kang mag-akusa kung ikaw rin naman mismo ay guilty. Ha? Okay ba? Attorney Mike Abe.